Pinanggi ni Senador Bong Go ang mga paratang ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Panis na rin daw ang issue. Ay kay Trillanes, mahigit 6 na bilyong piso na halaga ng proyekto ang nakuha ng mga kumpanya ng kaanak ni Go sa ilalim ng administrasyong Duterte at maging nung mayor pa ito ng Davao. Sabi naman ng Malacanang, walang ebidensya si Trillanes. Saksi si Mab Gonzales. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Bantayan ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sa kanyang vlog, sinabi ni Trillanes na inaward di umano sa mga kumpanya ng tatay at half-brother ni Go ang ilang malalaking infrastructure projects sa Davao Region. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang dalawang taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Base aniya sa mga dokumento ng Commission on Audit, nakuha raw ng CLTG Buildings na pagmamay-ari ng tatay ni Go ang 125 projects gaya ng road widening mula March 2007 hanggang May 2018 na nagkakahalaga ng 4.89 billion pesos. Ang Alfredo Builders naman na pag-aari ng half-brother ni Go, 59 projects daw ang nakuha mula June 2007 hanggang July 2018 na abot sa 1.74 billion pesos. Dagdag pa ni Trillanes, B-licenses ang hawak ng dalawang kumpanya kaya hindi sila dapat nakakuha ng malalaking proyekto. Pero napapaikutan umano nila ito sa pamamagitan ng joint venture agreement sa mga kontraktor na may AAA licenses. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang presscon na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa kabanabayan. Giit ni Trillanes, ipinagbabawal sa konstitusyon ang pagpasok ng presidente, vice-presidente, mga miyembro ng gabinete at mga assistant nila sa anumang negosyo o kontrata sa gobyerno. May parusa ring kulong ang mga opisyal ng gobyerno na magkakamal ng ill-gotten wealth gamit ang kanilang mga pamilya. Sagot naman ni Go, panis na issue itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong September 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hinding-hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Nanindigan din si Go na hindi niya ginamit ang impluwensya para sa negosyo ng mga kaanak. Dumaan daw ang mga ito sa public bidding at sumunod sa mga patakaran. Hindi rin daw illegal ang sinasabi ni Trillanes na joint venture agreements. Hindi pa ako pinanganak sa mundong ito. Andyan na ang negosyo ng pamilya ko. Bagamat hindi ko naman mapigilan ang isang marangal at lehitimong negosyo dahil nakapagbibigay ito ng maayos na trabaho at kabuhayan sa mga tao. Hinding-hindi ako nakikialam dyan, wala akong benepisyo na nakukuha dyan, at mas lalong walang tulong o advantage na nakukuha yan mula sa akin dahil may delikadesa ako. Wala pang tugon sa alegasyon ni Trillanes ang tatay at kapatid ni Go. Sagot naman ng palasyo sa mga binanggit ni Trillanes, ang problema kay Senator Trillanes, wala pong ebidensya. Nitong Biyernes, nauna nang sinabi ni Go, baka naghahanap ng panibagong gagawing bikoy si Trillanes, kaya hindi agad inilabas ang alegasyon niya. Sayang daw ang oras sa aniyang imbentong kwento ni Trillanes. Ngayon, may pasa rin si Go kay Trillanes, kaugnay ng 2022 elections. Aantayin sana kita sa Senado para magtutuos tayo kahit anong gusto mo. Ang tanong, kung mananalo ka pa, pero dinadamay mo na naman ako dahil palapit na ang eleksyon. Tulad ng ginawa mo noong 2018, puro imbento at paninira. Kita mo, naging senador ako. Ngayon,
baka lang pagswertihin uli ako. Kung saan ka tatakbo, susundan kita. Ngayon, ako naman ang may tanong kay Trillanes. Si Trillanes na Mr. Fake News at walang delikadesa, pinagbawalan mo ba noon ang iyong nanay at tatay habang sundalo ka noong pumasok sila bilang supplier sa Navy? Nasaan ang delikadesa mo doon? Tugon dyan ni Trillanes, ni isang pirasong papel daw ay walang ipinakita ang Pangulo at Sigo tungkol sa transaksyon ng kanyang mga magulang sa Navy. Ngayon lang din daw niya inilabas ang issue at ang mga dokumento mula sa COA, wala pang bagong tugon Sigo kaugnay ng mga bagong pahayag ni Trillanes. Nitong Sabado naman, may inilabas na alegasyon ng korupsyon si Senador Manny Pacquiao sa ilang departamento ng kasalukuyang administrasyon. Buwelta ng palasyo. Akala ko atom bomb yung pala, 1-2-C. Wala po, walang kwenta. Kasi puro generalized allegations po. Walang bill of particulars, walang specific instance, walang ebidensya. Sabi ni Pacquiao sa kanyang press con, nasa 10.4 billion pesos daw ang nawawala sa social amelioration program na ipinamigay sa pamamagitan ng e-wallet na StarPay. 500,000 beneficiaries lang daw ang nag-download ng mobile app ng StarPay, ngayong 1.8 million dapat ang nakatanggap mula rito. Sagot ng StarPay, mali ang numerong binanggit ni Pacquiao at madali raw itong ma-verify sa Securities and Exchange Commission. Na-liquidate na rin daw nila ang pondo at naibalik na sa DSWD ang mahigit 8 billion pesos na ayudang hindi naipamigay. Giit ng DSWD, walang mga nawawalang pondo. Ang lahat ng ayuda na ipinamahagi ay sinuportahan ng liquidation reports na maaaring maibahagi kung kinakailangan. Hinihintay naman ng DOH ang mga dokumentong isusumitin ni Pacquiao pero iginiit na hindi sila bumibili ng pa-expire ng gamot. Isa pang kwestiyon ni Pacquiao ang paggamit ng Department of Energy ng kumpanyang Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMOP. Kumikita umuno ito ng halos kalahating sentimo kada kilowatt hour na binabayaran ng consumers. Sagot ni DOE Assistant Secretary Gerardo Erguiza Jr., kung ginawa raw ni Pacquiao ang kanyang assignment, ay malalaman niyang rehash na lang ito at naimbestigahan na ng kamera. Ipinaliwanag na raw ng DOE na lehitimo ang IMOP alinsunod sa EPIRA. Handa raw silang sagutin ang mga akusasyon sa anumang forum. Wala pang bagong pahayag si Pacquiao kaugnay ng mga sagot ng iba't ibang departamento. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.